Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Dalawang malaking barko ng PCG magkasabay isinabak, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Ipinakalat ng Philippine Coast Guard ang BRP Teresa Magbanua MRRV 9701 at BRP Melchora Aquino MRRV 9702, sa dalawang araw na joint towang exercise sa paligid ng Manila Bay mula 15 hanggang 16 na Hunyo taong kasulukuyan, ang 277-meter multi-role response vessel MRRV at ang kanilang sailing crew ay nagsasanay sa paghawak ng emergency towang gear, pagpili ng tamang tow line, at paghahagis ng tow lines ng maayos upang mahawakan ang barko. Ayon kay BRP Teresa Magbanua MRRV 9701 Commanding Officer CG Commander Erwin Tolentino, kailangang malaman ng sailing crew kung paano maayos na magsagawa ng emergency towing of ships dahil maaring mahati ang towing gear ng barko dahil sa hindi wasto o hindi ligtas na koneksyon. This error might cause towing lines to fall into the propellers. We need to avoid this incident because towing equipment will malfunction if this happen, dagdag ni CG Commander Tolentino. Sa unang araw ng joint towing exercise ngayong araw June 15, 2022, ang mga kalahok na barko ng Coast Guard ay nagpakita ng mga nauugnay na day shapes o mga senyales na nagsasaad ng katayuan ng isang sasakyang pandagat sa ibang mga barko sa navigational waters sa oras ng araw, habang isinasagawa ang mga operasyon. Bukod dito na obserbahan ng PCG ang kaligtasan ng sailing crew bilang pagsunod sa International Regulations for Preventing Collisions at Sea Rules of the Road 1972 at International Safety and Management Code ISM Code. Samantala, ibinahagi ng Commanding Officer ng BRP Melchora Aquino MRRV 9702 CG Commander Patrick Babag, na ang joint towing exercise ay tinasa din ang individual na kapasidad ng mga bagong nakuhang PCG vessels. Ang mga pagsasanay sa paghila ay bahagi ng tuloy-tuloy na pagsasanay na ibinigay ng tagagawa ng barko, ang Mitsubishi Shipbuilding Company Limited, upang gayahin ang mga operasyong may mataas na peligro. Dagdag pa ni CG Commander Babag, ang mga kinatawan mula sa Japan Coast Guard Mobile Cooperation Team at United States Coast Guard Mobile Training Team, ay naroon din upang obserbahan ang joint towing exercise at magbigay ng mga puntos para sa pagpapabuti. Ngayon lamang natin nakita ang dalawang malaking barko ng Philippine Coast Guard na naglayag at nagkaisa sa isang pagsasanay. Kakapasok nga lang din sa serbisyo ng BRP Melchora Aquino at ang dalawang barkongang ito ay binabalakan na e-deploy na sa West Philippine Sea. Sa mga ganitong pagsasanay ay mapapalakas nila ang mga maritime operation sa ating karagatan dahil kung may mga tumirik mang barko ng Pilipinas, ay maaksyonan agad nila ito. Abangan nyo lamang ang actual video tungkol sa pagsasanay na ito, at makikita nyo nga kung gaano kaganda pagmasdan ba mag-asama ang dalawang malaking barko ng PCG. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Kung nais mo rin magpa-shoutout, i-comment mo lamang ang iyong pangalan na isa-shoutout ko. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.